Good magandang araw sa inyo mga kasabong. So welcome back sa YouTube channel natin na Logis. So very interesting ang topic na natin ngayon. Ano? So ang topic natin ngayon is how to win the game. So napaka-interesting at parang napakadaling sabihin. How to win the game. So paano manalo sa sabong? So parang kung iisipin mo, ang sarap pakinggan eh. Parang akala mo ang dali-dali. So, yan ang topic natin for today. So, how to win the game. Before that, shoutout muna pala sa mga players ko, sa mga nasa group chat ko ng mga players na nagtitiwala sa atin, sumasabay sa pagtalpak natin, sa mga bagong register sa website ko, sa link ko, sa Sabong Online. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, para sa inyo to. So, ito, how to win the game. How to win the Sabong game. So, kumbaga, napaka-catchy. Pero yung topic natin na to, hindi ito para sa pagpili ng manok, hindi ito sa lahat ng bagay na pwede mong, milyon-milyon ang ipapanalo mo, limpak-limpak ang ipapanalo mong pera sa sabong, hindi. So ito, ang topic na to is kung paano ka mananalo sa larong sabong sa bawat sugal mo. Kasi kung titingnan mo, bawat sugal mo, hindi ka naman laging talo araw-araw eh. Kasi alam ko marunong ka, magaling ka, marunong kang kumilatis. Lahat naman tayo na nag-online sabong, marunong kumilatis. And at some point, alam ko nananalo tayo. So, alam nyo ang problema. Ang problema, hindi mo na iuuwi ang panalo mo, nauubos pa ang puhunan mo. That's what you consider a loss at the end of the day. But for me, it's not considered a loss. Kasi nanalo ka eh. Dumating ka sa point na panalo ka. So you still win the game, supposedly. Supposedly. Diba? So, how to win the game? So, ang topic natin na to, kung paano mong may uuwi ang panalo mo na hindi nauubos ang panalo mo, hindi nauubos ang puhunan mo. Kahit konti, mauuwi mo siya, masaya ka. Kasi, a little of something is better than nothing. And nothing, nakukuha natin na nauubos ang pera natin dahil sa greed. So, ito, how to win the game. Simple lang. It boils down to discipline. So, ako, ang ginagawa ko, yun nga, sabi ko sa inyo, nagtatarget ako. Kung 10,000 puhunan ko, target ako ng 5,000 kita or 6,000 kita, okay na yun. 5,000 panalo. So, ang ginagawa ko, ang body clock ko kasi sanay ako nang nagigising ko ng 4 AM. So inaabutan ko ang mga staga ng bayan, Tristag Elims, konsyerto, MBC Tristag Elims, konsyerto, ganyan. Sumisipat ako. Taya ko pa isa 1,000, pa isa 1,000. Pag may medyo magustuhan, 2,000. Parang warm up. So pagdating ng mga alas 6, alas 5, or hindi pa dumarating yan, pag nakasunod-sunod ako ng panalo, 6,000, 5,000 na, i-out ko na yan. I-out ko na yan. Since agent ako, sasarado ko ng laptop ko, mag-exercise na ako. Magluto ako ng breakfast, kung ano, kakalimutan ko na siya. So, afternoon, sa hapon naman, ganoon naman ang gagawin ko. Sisilip ako ng konti, the usual, may 1,000, may 1,000, tapos, dadala 1,000 pag medyo nakakita ng maganda. So, pag na-reach ko na naman yung goal ko na 5,000, 6,000, labas na naman ako. So, kung mapapansin nyo, nakakadalawang 5,000 or 6,000 ako sa isang araw. Pahinga na naman ako. Wala naman akong gagawin. Alas 2, alas 3, pahinga na ako. Tutulog ako, idlip ako. Okay, akit ako ng farm. Kakain ako, magmumul ako. Whatever. Kakalimutan ko na naman siya. So, magpapaload na naman ako sa mga players ko. And then, pag gabi naman, mga alas 7, alas 8, hindi ako pumapasok ng alas 6 ng hapon. Tataya ako. Hindi, kasi galing ako sa activities, pagod ako niyan, antok, pagod ang katawan, so hindi sharp ang brain ko. Hindi sharp ang senses ko para makapili. So iidlip ako niyan. Pag naidlip ako, mga 30 minutes, kain, relax, pahinga, ligo. Mga alas 8, umpisa na naman ako niyan. 1,000, 2,000. Kaya minsan, pag medyo gusto ko ang mga labanan, the same betting style, kinakargahan ko ng daya. So nag-uumpisa ako sa 5,000, pa 10,000. Ang goal ko pa rin, half the money or double the money. So, nakukuha ko siya. So, ang point ko is, kaya kong kumita ng 15,000
to 20,000 a day sa tatlong settings ng pagtataya. Madaling araw or tang madaling araw, hapon, tanghali or what, tapos gabi. So ganun lang, kumbaga pakupit-kupit lang ng konti, okay na. At least consistent ka. Tapos i-cash out mo kagad. I-cash out mo para wala ka nang nakikitang points. Kasi pag may habang may nakikita kang points, natetempt kang tumaya ng tumaya hanggang sa maubos. Kasi malakas ang loob mo eh. Di ba? So every time na maglalaro ka, kunting panalo, cash out mo na. Cash out mo na. Magpa-load ka na lang ulit. Para hindi na uubos ang pera mo. Mentally, hindi na ko-condition ang brain mo na marami kang pantaya, which is manapakadaling itaya ng points. Kasi hindi siya physical money. Akala mo naglalaro ka lang, yung pala nauubos ka na. Di ba? So pangalawa, ang pangalawang gusto nating sabihin is pag naglalaro ka, kung pa pwede gumawa ka ng listahan, panalo mo, talo mo, or sinasabi ko nga dito sa platform natin sa upper right, makikita mo naman dyan ang mga betting logs mo, yung history, yung kada laro mo, makikita mo dyan, nasasummarize siya into 24 hours, so makikita mo ang talo at panalo mo, so pwede mong basehan yun. Tapos ito, tandaan nyo to, pinaka-importante ito, isa sa pinaka-importante ito, tandaan nyo to, bibigyan din ko to. Once na nagsabong ka, nanalo ka for that day, kalimutan mong panalo ka. Kalimutan mong panalo ka. Kasi pag hindi mo kinalimutan panalo ka, malakas ang loob mong tumaya. So hindi mo alam, natatalo ka ng dalawang araw, yung pinaghirapan mo ng tatlo o limang araw na puro panalo, naubos. Naubos. Kumbaga, sayang ng pinaghirapan mo. Kasi kumbaga, yun na yun eh. I-treat mo yung pera na kinita mo for that day, na nakalak na siya. Kinita mo siya for that day. Hindi mo siya pwedeng bunutin, hindi mo siya pwedeng hugutin. So nakafix ang capital mo, huwag kang kukuha doon. So that's the only way to win the game. That's the only way to win the game. You have to condition your brain na yung perang pinanalo mo, hindi mo pwedeng ipansugal. Ang perang pinanalo mo, nakalaan para sa ibang bagay, para sa pamilya mo, para sa kung anong gusto mong bilhin, kotse, kung ano paman, o kung anong pangarap mong bakasyon, nakalaan siya doon. So huwag mo nang gagalawin ang perang pinanalo mo. Otherwise, lalakas ang loob mo, mauubos yan. Isang araw kang talunin, ubos ang 6 na araw, 7 araw mong pinaghirapan. So that's how you win the game. Win the game, cash out, and forget that you win. Forget that you won. Go back another day with a fresh start, fresh brain, fresh capital, hungrier. You are hungrier. You are hungrier to win the game. Na pag nanalo ka, simple-simple ka na naman, nagawa mo na yung strategy mo, labas ka na naman. So, kumbaga, your bank balance is increasing, but you don't care. You don't care. Kasi nga, it's for the long term. Kumukuha ka lang ng pera dito sa online sabong na pinapanalo mo, nilalagay mo sa banko mo or whatever na gusto mong pag-ipunan, hanggang dun lang. So start with another fresh capital, fresh mindset of the day. So isipin mo lagi, pag nanalo ka ng 5,000, 6,000, you are richer 5,000 or 6,000 this day. And pag natalo ka ng 50,000, 60,000 sa isang araw dahil ang lakas ng loob mo, hinugot mo lahat ng panalo mo ng mga nakarang araw, you get poorer by 60,000 this day. So napakabigat. Napakabigat. So yan ang mental conditioning na kailangan nating ma-emphasize at ma-inculcate sa brain natin sa paglalaro sa online sabong. So tandaan nyo lamang, how to win the game, mamili ng maayos. Alam naman natin, marunong tayo mamili ng maayos eh. And then pag na-reach mo yung profit target mo, yung winning target mo, out ka na. Forget about that. Forget about that. Ang pera mo nakalock, nakasave na yon. So the next day, as if hindi ka panalo. As if bagong sugal ka na naman, bagong puhunan, iba na naman ang gilas mo, iba na naman ang kilatis mo. So kumbaga, makakapamili ka na naman ng maayos, hindi ka magiging complacent, hindi ka magiging mayabang sa sarili mo. Kasi alam mong panibago na naman to, shit, kailangan ko mag-ingat, otherwise maghihirap na naman ako pag natalo ako. So yun ang tamang mindset sa pagsusugal sa larong sabong na to, at yun lang yung way para manalo ka. Otherwise, hindi ka mananalo ng consistently, and ang masama, matatalo ka pa ng mas malaki. So tandaan nyo lamang yung mga tips na binanggit natin. And again, sa mga players ko, sa mga gusto pang mag-register, mangyari lamang na i-message nyo ako. Thank you very much. Si Marcos Aquiles ito sa Facebook nga pala. Thank you.